mesa. Medyo may ginagawa pa kasi ako. At kung mapapansin nyo guys, na medyo maingay sa labas. May activity kasi ginagawa sa school. Tapat kasi ng bahay namin is school. So, ayun, nag-earthquake drill ata sila. So, ayun, medyo maingay lang sa labas. At hindi ko na masyado mahintay na matapos sila kasi medyo padilim na at baka may pumunta mamaya dito sa bahay. So, ginawa ko na siya at nakaayos na din naman ako sa ano, kahit aalis ako bukas, tapos ngayon lang ako may time makapag-video. Ayan, medyo maingay lang guys. So, pagpasensyahan nyo na. At maraming estudyante sa labas kung mapapansin nyo. So, ayun guys, i-go ko pa rin itong video ko, itong film na to. Kasi, ayun nga, dahil sa magiging busy ako at baka may pumunta pa dito mamaya at hindi ko na siya magawa for this week. So, ayun guys, nakakapag-ipit na ulit ako sa wakas. Pero, ayun, dahil sa medyo lumiliit na kahit papaano, ang pisngi ko. So, ayun. May sinalihan ako na parang activity siya na parang kada week wini-weigh-in kami. Tapos, kung ang timbang ko is nagstay lang kung ano yung timbang ko ngayon, magmumulta kami ng 50 pesos at kung madagdagan naman ako ng timbang is magmumulta pa rin ako. So ayun, kaya push at seryosohin na natin ang pagda-diet. Yun. So, ayun guys, at wala na ako sa topic. So, ayun nga, for today's video guys, ang gagawin natin is never have I ever. Nakita ko lang siya sa mga napapanood ko sa YouTube. So, gusto ko rin siya i-try. At ayun nga guys, itatry ko siya ngayon. Dahil sa ako yung pumili din ng mga questions or yung mga ayun guys, at dahil sa ako yung mismong naghanap ng mga questions para sa Never Have I Ever, ang gagawin natin is bubunot lang ako ng 10 questions na para sagutin ko. So, ayun guys, hindi ko na pahabain dahil super haba na ng intro ko. So, hindi ko na patatagalin pa ulit ng bonggang-bongga. So, let's get to the video na guys. Ayun guys, nagbabalikan na ang mga estudyante sa kanilang mga room. Kaya medyo maingay pa ng konti. Pero, ayun nga, mag-start na tayo sa questions. So, bubunot na ako ng first question natin. Okay, ang unang nakalagay is never have I ever stayed up all night. Never have I ever stayed up all night. I have guys. So, lalo na pag na-addict ako sa binabasa ko, sa K-drama, sa binabasa kong manga, sa K-drama na pinapanood ko or sa paglalaro, walang tulugan ng peg ko noon. Lalo na nung dati, medyo addict pa ako sa games, Dota dati, ayun, Warcraft. Isa lang ba yun? So ayun guys, super tagal na, Warcraft, naglaro ako from 8 PM to 8 AM. Promise guys, na-try ko na siya. So, super na-addict ako sa paglalaro. Hindi ko na namalayan guys na
8 a.m. na pala. At that time, ang computer is dito, nasa kwarto ko mismo. So, ayun, Steve. Puyat-puyat ang peg ko. Tapos, naranasan ko naman na hanggang 5 a.m. ako natulog. Ano ba ginawa ko naman? Nanood ako ng K-drama. May isang K-drama ako na super na-addict ako. Tapos, gusto kong ano, isunod-sunod na. Parang lagi ako nagsasabi ng last na tong episode na to. Pero, ano, nag-next episode pa rin ako sa panonood. So, ayun guys. Next question na tayo. Ito na ipapakita yung pagluto ko. So, next. Second question. Never have I ever been inside of a library. Never have I ever been inside of a library. I have, guys. I have. Lalo na nung nasa NICUM ako, guys. Nag-aaral kasi ako sa Maynila for 2.5 years. Hanggang third year per sem lang ako doon. So, ayun guys, dahil sa second sem ko nung first year, naging ireg na ako. Kada vacant ko, lagi akong nasa library. Then, para sa akin ah, pinaka may isang nangyari sa buhay ko dahil sa library na yan. At dahil sa pagkahilig ko sa J-pop. Ayun guys, may nakilala akong tatlong Korean na babae. Super friendly sila. Nakilala ko lang sila sa medyo mainit. Nakilala ko sila sa library mismo habang kasi ang haba ng vacant eh, from 10 a.m. tapos ang next class ko is 4 p.m. So, ayun, tambay lang sa library. Tapos, super dami kasing estudyante nang nakatambay sa library. So, dun sa table nila, sa table ko, sila umupo. Kasi medyo ako lang halos yung, ako lang yung nakaupo dun. Tapos, medyo marami pang vacant dun sa table na inuupuan ko. So, ayun, tumabi sila. Tapos, nakita nila, nag-aaral ako ng Japanese na language. Nag-aaral kasi ako magbasa. Tapos, halos hiniram ko sa library is puro mga related sa pag-aaral ko ng Japanese language. So, ayun, nakita nila. Tapos, biglang noona, nagpaparinig lang sila sa akin. Hanggang sa, ayun, kinausap na nila ako. Tapos, yun, nakipag-friend sila sa akin. Kaya, simula nun, kada vacant, nagkikita kami sa library or paminsan kumakain kami sa canteen. So, ayun, guys. Next na tayo. Medyo mainit ako. Never have I ever cut someone in line. Never. I think never. Never. Pero na... Oh. Para sa akin, never. Pero may mga times na may mga kasama ako na nagka-cut sila. Yung parang... Ano? Yung parang... May kakilala sila tapos ayun para mauna sila. Ganun yung ginagawa nila. Parang paminsan napipilitan na lang ako kasi may tumatawag. Kasi ayun guys, napipilitan na lang ako kasi kasama ko sila at ayokong maiwan at tapos super haba ng pila. So ayun guys, pero kung ako, never talaga, ayoko. Kasi alam ko yung ano, eksena, alam ko yung pakiramdam na ang tagal-tagal mong pumila. Tapos ano, may mauuna sa'yo na parang kararating lang nila. So, ayun. Okay. Fourth question. Never have I ever embarrassed myself in front of the crowd. I have. Ito. Super nakakahiya itong nangyari sa akin, guys. Kasi, alam mo yun, hindi siya yung sa school, yung ganun.
as in sa kalsada. And kalsada. Yung tipong ang ganda ng forma mo, astig ng forma mo. Tapos yung lakad mo, astig-astig, naka-earphone ka pa. Tapos bigla kang nag-dive sa kalsada. Alam mo yung, kasi sa, parang bayan siya. Tapos pa, bibili dapat ako ng cake kasi birthday nung ex ko. Tapos pupuntahan ko siya sa pinagtitrabahuan niya. Tapos ang astig pa nung lakad ko. Tapos ang gara pa, yung parang ang forma, astig. Tapos biglang hindi ko namalayan na yung nilalakaran ko is hindi na pala siya flat. May parang konting ano siya, paangat. Tapos natapilok ako. Tapos pagkapatid ko guys, as in na dive akong ganun sa labas ng Save More yon. Tapos syempre kalsada, maraming jeep na dumadaan kasi kalsada yon, parang bayan siya. Tapos nagdive ako, tapos natapat pa ako ng tapat sa may labas pa ako ng Goldilocks. Ginawa ako, ay, Red Ribbon pala. So, ayun, takbo ko kagad dun sa ano, sa Red Ribbon eh. Tapos, ano eh, kunwari bibili ako ng cake. Siguro mga 1 hour ako nagstay sa Red Ribbon para malay mo yung mga nakakita sa akin umalis na yung ganun. Baka nandun pa, kaya nagstay muna ako sa Red Ribbon ng mga almost 1 hour. So, ayun guys. Super nakakahiya talaga. Hindi ko talaga malilimutan yun. Pang lima na tayo guys. Ang gara ko magkwento. Never have I ever tripped in public. So, ayun guys. I have. So, ayun nga, yung nakwento ko kanina, yung napatid ako sa may labas ng Save More. At super duper nakakahiyang pangyayari sa akin yun. Yung tipong ang astig-astig ng forma mo, ang astig-astig mong maglakad. Tapos, akala mo, pang MV na astigin yung nilalakaran mo or ano, pang astig ng movie yung aura mo. Tapos, bigla kang napatid sa labas ng mall, ay sa labas ng Save More. Napakadaming tao. Next, pang-anim, never have I ever been on stage in front of a crowd. Yan guys. I have ulit. Parang lahat na nabubunot ko is I have. Parang lahat na nabubunot ko is I have guys. I have. Ayun guys, dahil sa nagpa-perform nga ako as J-pop cover group. Nagko-cover group ako. So, ayun guys. Super duper memorable sa akin ang pag-perform sa stage. So, ayun guys. Para siyang feeling ko napak-idol na ako. Feeling ko sikat na ako dahil doon. So, super duper isa sa mga best feeling yung pagpa-perform ko sa stage. So, ayun guys, lalo na nung di ko malalimutan yung pag-perform namin sa Luneta Park sa may open air auditorium. Yun yung pinaka di ko malilimutan na performance ko sa stage. Yun guys, so hindi ko talaga malilimutan yun, lalo na yung medyo payat na ako nun eh, tapos super duper ang ganda ng pagkaka-perform namin, so hindi ko talaga malilimutan siya. So pang 6 na, ang bilis naman. So 6, pang 7. So dahil sa puro I have, kasi marami to eh, so puro I have yung nabubunod ko. So ayan, pang 7. Never have I ever been obsessed with One Direction. Never. Never kasi so ayun, since high school ako, halos ang pinapakinggan ko ng
mga songs is Japanese songs, mostly from anime songs. Tapos medyo mas na-hook pa ako, medyo nag-focus ako sa Hello Project songs. Maraming group yung Hello Project, so medyo na-addict ako sa Hello Project songs. So halos lahat ng mga pinapakinggan ko since high school is Hello Project songs, tapos Japanese songs. Yun. So hindi ako masyadong na ano sa One Direction. Hindi ko sila kilala, as in yung kilala ko sila as a group, pero hindi ko kilala yung mga members nila. And ayun, hindi ko masyado napapakinggan yung mga songs nila. So ayun guys, never. Pang 8, dalawa yung nakuha ko. So pang 8 is, never have I ever stayed friends with an ex. Never. Tinry ko dati. As in, nakikipag-chat pa rin ako. Pero kasi, tinry ko siya doon sa first boyfriend ko. Pero, alam mo yung parang makikipag-friendly talk ka. Nagre-reply siya ng bastos. So, ayun. I never tried na lang. So, yung parang kasi, ang ayos-ayos mo makapag-usap. Tapos, ang bastos ng reply niya sa akin. So, So, yun. Okay, next. Pang ilan na? Okay guys, last 2 questions na tayo. Never have I ever stalked a crush. I have. Lalo na nung mga younger days ko guys, yung mga as in yung parang kada post niya, lagi ko chine-check yung ano, yung Friendster pa dati. So ayun guys, lagi kong chine-check. Tapos medyo ano din, nung medyo nauuso na din yung Facebook, in-stock natin yung mga, ayun guys, so in-stock ko yung ano. Na-try ko na siya sa FB. Yung parang tinitingnan ko kung may bago siyang post, kung may may picture siyang pinupost sa ano niya, tapos ko na paliklik pa tayo diyan, ganun. So, ayun guys, medyo mabilis lang yun, never have I ever game ko kasi ako lang mag-isa. So, siguro next time itatry ko with someone else, with a friend or something yun. So, para medyo may thrill at medyo fun kasi medyo boring dahil sa isa lang ako. So, ayun guys. Last na to. Never have I ever done a body shot. Body shot. Never. And I will never ever do that. Guys, I will never ever do that. Never. Why guys? Kasi nakakailang. So not my thing. That is not my thing, guys. So dati may yung sa pinupuntahan ko sa kaibigan ko dati, nagpa body shot. May ganun sila dati. So, napilitan ako sumama sa game nila na yun. Kasi, pag hindi ka sumali, pauuwiin ka, paalisin ka doon sa place. E gabi na yun, then, ang layo pa ng pag-uuwian ko. Tapos, babae ako. So, napilitan akong sumali, pero buti na lang guys, sa unang game, yung parang unang sumalang pa lang,
eh, medyo maingay sila. Tapos biglang may naingayin siguro na kapitbahay na parang pupunta doon sa place namin. So, tapos nagtago kami. So, ayun guys, buti na lang hindi natuloy yung body shot game. So, ayun. So guys, ayun, naka 10 questions na ako. Ayan. Medyo boring lang at medyo saglitan lang dahil sa mag-isa lang ako. So, ayun guys. So, ayun. Next time, tatry kong magsama or mag-aya ng friend para medyo masaya ang ating Never Have I Ever. Then, yun. So, ayun guys. Sana nag-enjoy pa rin kayo sa aking video. And kung nagustuhan niyo itong video ko, i-click niyo lang yung thumbs up button, and for more videos, subscribe nyo lang yung channel ko, Stephanie Kochik, and i-click nyo lang yung red button. And para maging updated kayo sa mga bago kong videos, i-click nyo lang yung notification bell. So guys, see you sa mga next videos. Bye-bye! Adios! Sayonara! When you're down and you stare at your window, hoping that you'll come up with some words to say. That's not over.